Na saan daw magsisimula ka pa magtitindahan. So, syempre, doon tayo sa basic needs, kagaya ng ginagamit araw-araw sa bahay. Sibuyas, bawang, ganyan. Yung mga araw-araw, gagamitin talaga ng tao na in case, hindi lang sabihin natin na ikaw lang yung pwede nilang bilan. Pero, halimbawa, nagmamadali or ikaw yung mas malapit, pwede nilang mabili sa'yo. Diba? In case na may maghanap. Tsaka, kung yung lugar natin hindi ganun ka benta, hindi ganun ka bilihan, halimbawa Ilooban, kagaya itong sa amin, mas suggestion ko pa rin yung bumili lang ng ilang piraso, kasi kung malapit lang naman din sa bilihan, diba, pwede kang gumawa na lang ulit, kagaya ng pagre-repack or yung in case lang na may maghanap, pero kung ibibigay sa kanila, huwag yung sobrang dami kasi matatambak yung puhunan. Ilang piraso lang kasi hindi katulad ng ibang tindahan na kita mo agad yung rolling ng paninda. So dito sa lugar ko, dahil Looban, dun lang sa mga taong biglang maghahanap or tinatamad ng lumabas. So yun lang. So hindi talaga tayo pwedeng bumili ng maramihan dahil matatambakan lang tayo ng paninda. So yung pera ay hindi basta iipon. Ganyan. So, meron tayong ilang pirasong condiments. Dali na rin kasi bumili dito sa amin dahil walking distance lamang. Hindi na tayo mahihirapang sumakay kagaya ng probinsya dahil ito ay syudad na dikit-dikit yung tindahan. In case lang na may maghanap, halimbawa ay gabi or araw na nilang lumabas, meron tayong ibibigay sa kanila. So, yung presyo ay hindi ko na rin inilalayo sa presyo ng ibang tindahan para naman hindi sila mahirapan. So, konting adjustment lang siguro kung depende sa nabilhan ko. Ganyan. Depende. May 5 plastic dito. Depende sa nabilhan ko kung yung presyo ba ay mas mataas ng konti. Talaga hindi tayo pwedeng magtaas ng sobra. Adjustment lang konti. Ang mahalaga ay meron tubo, piso, dos. Ang importante doon ay meron tayong konting tita. Ayan, hulog na. So, pagdating sa mga biskuit, hindi na rin ako basta makapag-desisyon kung kailangan ko bang bumili ng madami. Dahil yung pera ay hindi ganun kalaki yung pampupuhunan. Unang-una ay, ang gusto ko lang talaga ay, importante lang talaga ay merong iaabot kapag naghanap si customer. Meron tayong pamintang durog, pamintang buo, yan, laurel, tapos nag-repack na rin ako ng ilang pirasong bawang, ganyan, coffee stick, ayun yung kasamahan, coffee stick. Meron din tayong iba't ibang uri ng kape, ganyan, stick, ganyan, Energen, ilang piraso. Basta yung araw-araw lang din na ginagamit namin sa bahay, in case na may maghahanap, meron naman akong iaabot. Hindi man talagang kompleto, ang mahalaga lang ay meron. So ilang piraso na lang itong aking mysteria na tinatsaga ako lang din, pampadami. Gumagawa din pala ako ng DIY lip tint. So na-order ko yun online. Ito siya. Ilang piraso na lang binigay sa plastic kasi parang hindi naman lumumi yung packaging niya. May nag-order nyo sa akin ito, 2 piraso na yung naka-reserve. So 4 na lang yung matitira, order ulit ako ng bago para na meron ako pangbenta ulit, pang-alok sa mga kakilala, kapitbahay. Meron din tayong ilang pirasong cotton buds. Tapos yung PC products ko, ilang piraso na lang din. Powder, baby soap, aspire perfume, tapos ito, ilang piraso na lang. Hindi talaga ako nagtatambak ng mga paninda. Ito, ako din yung nag-re-repack nito. Wala akong magawa, nag-re-repack ng mga ganito. Yan, sinatsaga ako lang din. Siguro, kung makalipat kami sa mas magandang pwesto, ganyan. Ito, yung mga ganito, ako na lang gumagawa niyan. O yung naglalagay. Basta para lang may pampadami pang ano sa mga bata, ganyan. And then, sa mga hindi naman, hindi rin ako basta yung nagtatambak. Yan lang, kung ano lang yun nandiyan dyan. Kasi nga, mahirap matambakan ng puhunan na hindi naman agad nag-rolling. Ilang piraso lang din yung Yossi. Ayan lang din. Lang kahalang naubos na yung Malboro na blue. Tapos mantika. Mahalaga lang ay talagang meron dahil anytime naman pwede yung pumunta sa grocery. Pagdating sa Delata,
wala na, ayan na lang talaga yung natira. Ito, lagayan ko ito ng palabon natin sa mga bata. Ako yung gumagawa ng palabon natin na yung magiging price nila yung mga nakalagay dito. Kung meron silang makukuha dun sa papel na mabubunot nila at may nakasulat na ganyan, yan ang ibibigay ko sa kanila ng price. Para sa akin, hindi na importante na tumubo ako ng malaki. Mahalaga lang yung masambuto yung puhunan ko dito. Happy na ako noon kasi parang ako nagbenta. Diba? Yan, nagpapaskil ako ng ganyan kasi minsan ay nakasarado itong ating pinto. Kunti lang yung bukas dalaw pag natutulog yung aking asawa. Personal collection, DIY, DIY na akong dishwashing. Ganyan, yan lang yung meron sa akin. May nakapagturo din sa akin na dapat lagi ako merong dishwashing liquid in case na may maghanap. So, refillable lang yung ginagawa ko kaya yung bote nito ay iba't iba. Meron kasi sa akin nakakabili ng 10 piso kagaya nito. 10 piso dishwashing liquid, ayaw pa ba? Buti lang naman yung pinagkaiba. Tapos yung, kung may sticker, patong tayo ng 2 pesos. Gaya nito. Ito pwede kong ibenta ng 10 piso kaya sabihin ganito kalaki. Dahil may sticker, pwede siyang 15 pesos, 13 pesos. Depende sa suke. Binabase ko sa suke kung yun ay balik-balik na bumibili sa akin. Medyo hindi ko na binibentahan ng masyadong mahal kasi gusto ko ay mabilis ang ikot ng paninda. Ganon. Sa mga shampoo, ito na lang din yung available sa akin. Ganyan, may down ng ilang piraso. Na ako, ganyan kasi itong harap ito, itong may labas nito, daanan mismo yung kabila ng pinto. So, yung mga powder ko, mga soft powder lang, ito lang din yung available at kaya ng puhunan ko na bilihin. Pampers ng aking baby. Ayan lang. Ito ay personal collection na powder. Kung ano lang yung available dito, yun lang ang ibebenta ko. Ang mahalaga ay meron kong mapasok na pera, bariya sa bulsa ng ating kananay. Lamang at maraming salamat sa susunod ulit na pag-a-update. At sana ay lahat ng kayulad ko magsisimula sa maliit. Lahat tayo ay umunlad at magkaroon ng maraming blessing. Thank you Lord sa araw-araw.